Hi guys! So for today's video, we are gonna make tie-dye shirts. Hi guys! Kamusta na? Ito nga pala ulit si Amiao, ang inyong 10 years old YouTube princess. Nakakita na ba kayo ng mga damit na ganito? Oh, ganito. Di ba guys, ang gaganda? Ang tawag dito ay tie-dye shirts. Alam nyo ba guys na pwede kayong gumawa ng sarili nyong tie-dye shirts? Madali itong sundan at marami ka rin pagpipilian. Maganda itong libangan at pwede mo rin itong pagkakitaan. Yan ang gagawin natin for today's video. Tara, samahan niyo ako. Ang unang gagawin natin ay ihanda muna natin ang mga material. So guys, mahalagang magsuot tayo ng face mask para hindi natin malanghap yung tinaw. Igamit rin pala tayo ng gloves para maproteksyonan ang ating kamay sa tina. Ang next step na gagawin natin ay titimblahin na natin ang tina sa tubig. Pero bago yan guys, gagawa muna ako ng DIY embudo para hindi tumapon yung tina pag ilalagay ko sa bote. So guys, gawin na natin. Una, isalin ang tina sa ating lagayan. Ihalo na ang ating nasimplang tubig sa ating tina. Pwede rin tayong magpatulong sa ating nakakatanda para hindi tayo magpasok. Siguraduhin natunaw na mabuti ang ating tina. Huwag din kalimutan ang paghugas ng kamay pagkatapos gawin ang mga ito. Basain at pigain ang ating tela o damit na gagamitin. Sa disenyong aming gagawin, kailangan mo ito ipikin para mapadali ang pagtupi. Pwede kayong gumamit ng chani, tinidor at iba pa. Pagkatapos ay ilagay na ang rubber band o elastiko ayon sa disenyong napili. Gumamit rin pala kami nito upang hindi kumalat ang tina. At pupunta na tayo sa exciting na part, ang paglalagay ng tina sa ating tela. Dahan-dahan ilagay ang tina upang hindi lumampas ang mga kulay. Pagkatapos ay balik ka rin at gawin ito sa kabilang side. Pagkatapos lagyan ng tina ang damit, ipunta na ito sa supot o plastic bag at itali. Dahil sumobra ang aming tina, ay gumawa pa kami ng isang disenyo. At syempre, kailangan din natin digpitin ang ating mga ginamit. Hi guys! So, it's been 3 hours. So, babalikan na natin yung tie-dye shirt. So guys, kailangan na natin siyang batlawan at patuyuin. So ayan guys, ito na yung nagawa natin na una.
Charan! At ito naman ang pangalawang disenyo. Papatayuin na natin siya sa araw. Hayo guys, kung gusto na naman i-dryer, i-dryer mo na lang. So guys, tapos na tayo gumawa ng tie-dye shirt. So madali lang siya gawin at nakaka-enjoy din kasi makakapili ka ng sarili mong disenyo at kulay. So sa mga bago pa lang dyan, pakisubscribe na ang aking channel at ilike nyo na rin ang video ito. And abangan nyo pa ang aking mga susunod na video. Bye!